Isang malikhaing araw sa ating lahat. Ako muli si Teacher Jen, ang guro nyo sa araw na ito. Ngayong araw, pag-aaralan natin ang isang aralin sa sining, ang monoprinting. Pagkatapos ng aralin na ito, kayo ay inaasahang A. Nalalaman ang kahulugan ng monoprinting sa paglilimbag. B. Natutukoy ang additive and subtractive method sa monoprinting. At C. Naisasagawa ang printing gamit ang iba't ibang kulay batay sa nais na disenyo. Ano ang nakikita mo sa mga larawan? Ano ang pagkakaiba at pagkakatulad? Ano ang napansin mo sa mga larawan? Tama, ito ay silk printing. Ano naman ang kanilang ginagawa? Ang pagpiprint ng screen na isang lumang diskarte sa pagprint kung saan maglipat ng isang imahe sa pamamagitan ng paglalapat ng tinta sa ibabaw upang maiprint ang imahe sa isa pang ibabaw. Isa sa mga katangian ng Pilipino ay ang pagiging mapagmahal sa nakagisnang kultura. Ang mga Pilipino ay likas na malikhain at mapagmahal sa sining. Ang paglilimbag ay isa sa nakalilibang at napagkakakitaan na gawain. Ano nga ba ang paglilimbag? Ang paglilimbag ay ang paglilipat ng larawang iginuhit at inukit sa anumang bagay tulad ng papel at tela gamit ang tinta. Nagsimula ang sining ng paglilimbag sa bansang China, dantaon na ang nakalipas. Ginamit nila ang paglilimbag bilang pamamaraan ng pagtala ng kasaysayan ng kanilang bansa. Ginamit din nila itong paraan ng pagkukwento gamit ang mga larawan. May iba't ibang uri ng sining ng paglilimbag na ipinakilala at pinasikat sa Asya, Europa, Afrika at iba pang bahagi ng mundo. Ito ang mga iba't ibang uri ng sining ng paglilimbag. Meron tayong monoprint, lino cut, intaglio, black print, aquatint, lithography, engraving, silkscreen o serigraph, etching, woodblock print, mezzotint, at dry point. Ngayong araw, tatalakayin natin ang monoprinting bilang isang uri ng sining ng paglilimbag. Ang monoprinting ay isang uri ng paglilimbag kung saan one of a kind at natatangi ang bawat nalilikhang larawan. Hindi ito tulad ng ibang uri ng paglilimbag kung saan maaaring lumikha ng maraming kopya ng orihinal na larawan. Ito ay ilan lamang sa mga larawan na nagpapakita ng monoprinting. Meron tayong dalawang uri ng pagsasagawa ng monoprinting. Ito yung tinatawag na additive method at subtractive method. Sinasagawa ang monoprinting sa pamamagitan ng paglalagay o pagdaragdag ng tinta. Ito yung additive method. Pagtatanggal naman o pagbabawas ng tinta ang subtractive method sa malinis na plate na karaniwang metal o salamin. Ito naman ang mga halimbawa ng paglilimbag gamit ang iba't ibang kagamitan sa paligid. A. Ito yung paglilimbag gamit ang cardboard. B. Paglilimbag gamit ang okra. C. Paglilimbag gamit ang mga dahon. At marami pang iba't ibang paraan ng monoprinting na maaari mong subukan. Panoorin natin ang isang halimbawa ng monoprinting gamit ang patapong kahon o cardboard ng isang bagay. Tandaan natin, kapag ang isang kahon o cardboard ay makintab na, hindi na po kailangan balutin ng plastic o foil dahil hindi ito kakapitan ng pintura. Thank you.
Ito ay isang halimbawa ng additive method at nasa iyo rin kung gusto mo pang dagdagan ng iba pang kulay. Panoorin natin ang isa pang halimbawa ng monoprinting. Ang monoprinting na ito ay tinatawag natin subtractive method dahil nagbawas tayo ng pintura, ginamit natin ang cotton buds. Ang subtractive method ang pinakapaborito ko sa lahat. Tandaan, kinakailangan mo ng kasama sa gawaing paglilimbag upang manatiling malinis ang gawang larawan at lugar ng limbagan. Panatilihing maayos na paghawak ang mga kagamitan sa paglilimbag. Ang gagawin mong pamamaraan ng paglilimbag ay tinatawag na monoprint. Magaling! Nakatuklas na naman kayo ng bagong kaalaman. Subukin natin ang inyong galing. Tingnan ang larawan at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang nakikita mo sa larawan? Tama! Mga tao, mga larawan ng bata at marami pang iba. Nagpapakita ba ng additive method o subtractive method ang larawan? Tama! Opo, nagpapakita ito ng additive at subtractive method. Sa palagay mo, madali lang ba itong gawin? Siyempre, opo. Gawin naman natin ngayon ang inyong mga gawain sa inyong self-learning module. Ano pa ang gagawin ko? Magsaliksik ng mga larawang inilimbag gamit ang iba't ibang pamamaraan. Ano ang paksa ng mga nilimbag na larawan? At pagkatapos ay sagutin ang checklist. Iguhit ang hugis at sulok kung ang iyong sagot ay oo. At hugis bilog kung
nga iyong sagot ay hindi. At sa gawaing anong natamo ko, piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Isusulat niyo mga yan doon sa patlang upang mabuo ang pangungusap. At sa gawain kumusta na ang target ko, gumawa ng halimbawa ng additive method at subtractive method at silk printing gamit ang dahon ng mangga, watercolor at malinis na papel. Kung wala kayong dahon ng mangga, ay maghanap na lang kayo ng anumang uri ng dahon na makikita sa inyong bakuran. Ayan, natapos na naman natin ang isa pang aralin sa sining. Naway, marami kayong natutunan sa araw na ito. Muli, ako si Teacher Jen, hanggang sa susunod na aralin. Paalam!